Base po sa ating nakalap na impormasyon, ha? Yung bodega po na yan na pinasok dyan sa Bulacan ay malapit po sa Philippine Arena na pagmamay-ari ng Iglesia ni Cristo. Eto, tatapatin ko na kayo, ka-George, pasensya ka na. Nakiusap ka sa akin na huwag natirahin ng Iglesia ni Cristo dahil etc. etc. Pero sa nakikita ko ngayon, pasensyahan mo na tayo, ka-George, ha? Ha? Dahil talagang titirahin ko tong relyo ninyo. Mga hinayupa kayo dyan sa INC. Mga wala kayong magawa, mga wala kayong modo, mga hayop kayo, mga demonyo kayo. Ha? Para po maintindihan ninyo, ito pong nagmamayari nito, ha, ay mga INC po. Inatago nila yung mga bigas sa kaanong kaparaanan. Ha? Para po maintindihan ninyo, mayroon po tayong impormante. Ha? Ayun po, makikita nyo sa screen. Yan po yung aking impormante na nagsasabi sa akin dito ng mga pangyayari. Yan din po ang impormante ng ating DILG Secretary Benjamin Abalos. Hindi po siya pwedeng ipakita sapagkat siya po ay special agent. Ha? Talagang nagigigil ako sa ginagawa. Naghihirap po ang ating taong bayan. Halos hindi na makabili ng bigas. Yung ating mga mamamayan na mahihirap, hindi na makabili ng bigas. Halos yung kanilang kain ay halos ayaw na nila maglagay ng bigas sa kaldero para lang hindi maubos yung bigas. Samantalang yung higanteng relyon na to, putang inang ito. Ha? Mga putang inang yung dyan sa INC. Ha? Mga hayop kayo, naghihirap yung taong bayan. Samantalang kayo, ha, tinatago ninyo, mga hinayupa kayo dahil malakas kayo sa custom. Napahiya yung custom. Marami sila, malakas sila sa custom pero hindi lahat ay kaya nyong bilhin. Tulad kang kay Ernie Tevez, hindi lahat kaya nyong bilhin, kaya nyong takutin, kaya nyong anuhin. Hindi ako nagagalit dito dahil para sa akin. Nagagalit ako sa relyon na to. Na walang magawa sa buhay, puro kasamaan. Kailan ba kayo matututo dyan sa INC na gumawa ng kabutihan sa kapwa ninyo? Ha? Kailan kayo magiging totoo sa sarili ninyo? Biro mo, ha, bumili ng maraming mga ano, bigas. Nung nakarating na dito sa Pilipinas, tinago. Ang ginawa, nilagay sa sako ng Pilipinas para sabihin na yung mga bigas na yan hindi galing sa ibang bansa, dito pa rin sa atin. Pero sa mahal na presyo. Para patunayan ko sa inyo na Iglesia ni Cristo may-ari nito, ayan po, makikita po sa ating screen. Ha? Kitang-kita po sa sako. Alam naman natin yung logo o yung bandila, ha, ng Iglesia ni Cristo. Na nagpapakilalang Iglesia ni Cristo, tulad ni Kibuloy, nagpapakilalang anak ng Diyos, pero demonyo, hayop. Ha? Mga kababayan, grabe. Grabe kayo. Diyos sa pamunuan ng INC, nakuha yung mga ano na yan sa Bulacan. Mismong gilid lang ng inyong ano, Philippine Arena. Ha? Ginagamit nyo yan para propaganda, para pang paano sa inyong pangalan. O, basahin nyo po to. Ayan o. O, diba? Yan po ang mensahe sa atin dito ng ating pinagkakatiwalaan na impormante. Mga kababayan, hindi ko na po alam. Grabe. Ganun na ba talaga talamak pati ang bigas na para sa Pilipinas, ininegosyo nyo ng mahal? Papatayin nyo ba talaga yung mga mahihirap dito sa ating bansa? Kayong mga hinayupak na mga mayayaman? Sasadyain nyo ba talaga na maghirap itong ating bansa o sinasabotahin ninyo si Bongbong Marcos para masira sa taong bayan? Para sa susunod na eleksyon, si Sara Duterte ang maging presidente. Pero para sa akin, kung si Sara Duterte man lang din ang tatakbo, mas mabuti pang isigaw ng taong bayan na tumakbo si Rapi Tulpo kaysa magkaon ulit tayo ng isang presidente na puro mga MPA at mamamatay tao. Nakakapakinig kayo ng laman. Tao pa ba kayo dyan sa INC? Ha? Wala kayong pinagkaiba sa mga kulto. Mga santambak kayo ng mga inutil. Mga santambak kayo ng mga sinungaling. Dati hindi ako nakikinig sa mga pastor eh. Hindi ako naniniwala dati kay, sino yun? Yung sa dating daan ba yun? Kay, sino ba yun? Daniel Soriano ba yun? O, sino ba yun? Eli Soriano? Ha? Hindi ako naniniwala sa mga
Pero ngayon naniniwala na ako. Santambak kayo ng mga ano dyan, mga inutil, mga santambak kayo ng mga mapagpanggap na mga mababait na reliyon. Pero mga ano pala kayo? Ha? Hindi man lang na-advise ng inyong admin dyan sa INC na huwag natin ganunin kasi iglesia tayo ni Kristo. Dapat maging ano tayo, matulungin tayo. Dapat tumulong tayo sa ating presidente. Wala, parang sinasabotahin nyo pa. Kaya Bongbong Marcos, huwag ka na... Nananawagan ako sa ating butihing presidente. Please, huwag ka naman magtangatangahan. Tama na yung pagiging tangatangahan mo. Tama na yung nakikiramdam ka lang. Ginagago ka na ng mga kakampi mo, lalong-lalo ng mga Duterte. Ito yung sinasabi ni Ka-Percy Lapid noon. Talagang tatraidorin ka ng mga ito. Sana Bongbong Marcos magising ka sa katotohanan na yung iniisip ng mga kakampi. Hinihila ka na ngayon pailalim. Tama na. Buti na lang may Romualdez. Ha? Buti na lang may ibang mga congressman na hindi pumapayag na mabayaran sila ng INC. Magpasalamat po tayo. Salamat po talaga kay Romualdez sapagkat hindi sila kayang bayaran ng mga INC. Kayo dyan sa costume, mga ano kayo? Buhay pa kayo para na kayong mga patay na susunugin sa kasamaan ninyo dyan. At hinahayaan ninyo na maging tuta at aso kayo ng INC. Dahil mga INC mga nandiyan dyan. Kaya nga pag nanalo itong si Rapid Tulpo, pakiusap. Tanggalin lahat ng pwesto ng mga reliyon INC. Huwag bigyan ng katungkulan, puro masasama yung mga yan. Walang mga puso yung mga yan. Namamayag pagka may katapusan din kayo. Ito lang sasabihin ko sa inyo, kayo mga INC. Lahat ng kahayupan ninyo, kasamaan ninyo, may katapusan yan. Mapapareho talaga kayo kay Arnie Tevez. Ha? Nanahimik na ako eh. Kasi nakiusap yung kaibigan kong ministro. Kung pwede, tigilan na. Pero ano to? Ipaliwanag nyo sa akin, ano to? Ha? Ayan o, nakatatak pa dyan sa ano? Sa sako, INC. Ha? Ano kayo, bulag? Talaga naman. Mga kababayan, parang wala na talagang magagawang matino itong INC. Naglalakihan lang yung simbahan nito, nagagandahan, pero yung mga puso nito, mga, kaya totoo ang sinasabi ng Diyos, huwag kayong titingin sa mga bagay dito sa mundo na maglilin lang sa inyo. Maganda nga simbahan ninyo, mga hayop naman kayo. Doon na lang ako sa simbahan na simple, maliit, pero totoo yung nangangaral at totoo yung mga tagasunod. Mas gugustuhin ko pang magsimba sa isang reliyon. Ha? Na barong-barong lang yung pinagaano. Kaya pala si Jesus Christ noon hindi nagtayo ng ganong kalalaking mga simbahan kahit kaya niya. Mas ginusto niya na sumunod sa kanya yung mga tao hindi dahil sa kanilang mga nakikita at naglalakihang mga building na tinatayo ng mga reliyon. Kaya sinadya ng Diyos na ang mga tao sumunod sa Diyos nang walang kahit anong nakikita sa isang reliyon na mga bagay na maaring makaakit sa mga tao. Ang lakas ninyong makaakit dahil maganda. Ano kayo, establish na kayo, marami kayo, makapangyarihan kayo. Ganyan ba tinuro ni Kristo? Pagka, ang daming general na iglesia ni Kristo ngayon na lumalabas ng mga drug lords. Ang daming mga pulis ngayon na pasabot ngayon. Diyan lang sa Senate hearing, balita ko, ilan yung iglesia ni Kristo diyan na pulis eh. Di ba? Kung titingnan ninyo, halos lahat na lang gumagawa ng kasamaan dito sa ating bansa, puro iglesia ni Kristo. Ha? Manginayo pa kayo. Kailan kayo gagawa ng mabuti dito sa mundo? Kailan kayo gagawa ng mabuti dito sa ating bansa? Ginagamit niyo yung pangalan ng iglesia ni Kristo? Pero saan tampak na mga demonyo kayo? Mga inutil kayo? Kaya kayo mga iglesia ni Kristo, magsialis na kayo dyan. Wala kayo makukuhang mabuti dyan. Ang pinagmamalaki lang niya dahil mapersa, marami, maraming abogado ng iglesia, maraming pulis ng iglesia, maraming colonel general, etc., etc. Puro kaya ba ngayon nagmumukha na kayong fraternity dyan? Tumigil na ako. Dahil akala ko titino na tong iglesia ni Kristo na to. Pero wala. Talagang hindi talaga. Talagang nasa pagkatao na talaga ninyo. Ha? Kung talagang may puso iglesia ni Kristo, nasa gilid nyo lang yung bodega. At sa inyo naman yung bodega na yan. Ha? Bakit hinahayaan yung maghirap ang mga kababayan natin? Anong purpose ninyo? Para pag naghirap na, balita ko, pag naghirap na daw talaga, tsaka nila ilalabas yan para magmukhang mabuti itong iglesia ni Kristo. Para sabihin ng mga tao, ay ang galing,
gagamitin mo strategy nila. Walang pinagkaiba kay Kibuloy. Pare-pareho kayong masusunog sa impyerno. Mga santambak na mga ano kayo. Mga manluloko kayo. Ewan ko talaga kung kailan titinutong. Ito yung laging nalalagay sa ano mga issue. Mga tao nila, Colonel, General, etc. Mga, di ba? So, tingnan mo, sikat na sikat Tapasyo, Iglesia ni Cristo, tagapagtanggol ng mga demonyo. Di ba? Ano yan? Talaga. Tulad nga ng sinabi ng ating ginagalang na si Tatay Kulas na pati reliyon ngayon ginagamit na rin ng Diablo para dayain, lokohin. Tati, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi ng mga Adventist eh. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng mga born again sa akin ang Iglesia ni Cristo, kulto. Pero ngayon naniniwala na ako. Dati yung tito kong pare. Ha? Sabi, kulto talaga yan. Hindi ako naniniwala. Kasi ang ganda ng simbahan eh. Pero ngayon ko lang napatunayan sa sarili ko na hindi pala ganda ng simbahan ang batayan para sabihin na ang isang reliyon ay nasa tama. Parang nakikita ko na yung reliyon na yan, ginagamit lang yung kanilang puwersa, ganda ng simbahan. Yan ang ginagamit ni Satanas para mangakit ng mga tao at iligaw yung mga tao dito sa ating bansa. At hindi lang dito, katakot-takot ang gagawing panluloko ng Iglesia ni Cristo sa ibang bansa pa pag nakapasok yan. Diba? Ginagamit nyo yung pangalang Iglesia kayo ni Cristo. Pero ang totoo, nasaan ang katunayan ninyo na Iglesia nga kayo ni Cristo? Buti pa yung, ano yun, yung dating daan ba yan? Yung, akalimutan ko tuloy yung pilido nito. Si Soriano. Tahimik sila. Wala silang mga issue, walang mga... Ako gugustuhin ko na lang na ganun yung ano eh. Sabihin na simple lang. Kasi naman laging nalalaman sa mga issue. Sa mga hindi magagandang gawain. Kaya kayo sa pumunuan ng IINC, ibahagi nyo na yung mga bigas na yan. Maawa kayo sa taong bayan. Ito yung pagkakataon na mapapakita nyo na kaya nyo palang gumawa ng mabuti. Sana sa pagkakataon ito ipakita nyo na kayo dyan sa Iglesia ni Cristo ay marunong palang gumawa ng kabutihan para sa ating mga hindi yung pakitang tao. Ha? Huwag kayong pakitang tao. Mga leche kayo dyan. Ha? Magpakatotoo kayo. Talaga. Mga kababayan, pasyensya na ko kayo. Dahil ako'y nanggagalaiting. Aking pong ang daming mga kababayan ngayon. Kahapon lang may nakausap ako. Ayaw niya nang bumili. Mas gugustoy na lang niyang bumili ng kamote. Mas gugustoy na lang niyang bumili ng saging. Kesa sa 1 kilong bigas. Na ang halaga dati ay hirap na nga sila sa presyong 40. Tapos ngayon bibili sila ng 55. Talaga naman. Lahat na lang kurakot. Lahat na lang mandarambong. Mayaman na, nagpapayaman pa. Bayan. Sa tingin nyo, hindi yan iaano ng ano ng gobyerno kung mabuti yung ginawa nyo dyan sa Iglesia ni Cristo? Eh no, sabihin nyo sinisiraan ko kayo. Anong sako yan? Ha? Na nililipatan ninyo ng bigas para sabihin na dito yan sa Pilipinas galing. Mga santamba kayo ng mga manluloko. Di ba? Ang yaman nyo, tignan. Mukha kayong mga formal. Kung gaano ka formal, gaano kaganda yung simbahan nyo, naman kabulok yung mga pagkatao ninyo. Di na kayo nahiya sa sarili ninyo. Galing-galing ninyo mag-akit. Ang galing-galing ninyo magsalita ng tungkol sa aral ng Diyos. Ito yung nakasulat sa Biblia, parang may nabasa ako eh. Ito yung mga mangangaral na magagaling. Sabi nga, sundin nyo yung mga pinapangaral nila, pero huwag yung gagayahin yung mga ginagawa nila. Ito pala yung nakasulat sa Biblia, na magagaling sila mangaral, tama. Pero sila mismo, bulok yung mga ginagawa nila. Ha? Ihintayin ko yung sagot ng Iglesia ni Cristo, bakit ganyan kayo? Wala akong pakialam. Alam ko marami kayo. Eh sabi nga ng mga reliyon eh, nakakilala ko eh. Mahilig din kayo magpapatay. Diba? Wala kayong pinagkaiba kay Arnie Tevez. Ha? Handa na ako. Alam ko naman eh. Diyan kayo magaling, Iglesia ni Cristo, magpapatay ng taong walang kalaban-laban. Diba? Kaya mga kababayan, pag may nangyari po, sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, wala nang ibang sisisihin dyan. Wala nang ibang pwedeng gumawa para magpapatay.